page. And yung topic ko ngayon is about building. Actually, yung mga tips na ibibigay ko, more on about building your network. By the way, just a brief background around about me. I've been doing multi-level marketing since I graduated from college, and my course is fine arts. However, it has been 10 years already that I've been here in the business, and this is one of my results in the industry. So, hindi ko masasabi na fully successful pa ako, pero hindi naman ganun kadali na makakuha ng ganitong resulta sa industry natin, di ba? So, ngayon, yung tip na ibibigay ko sa inyo, I hope a lot of people would learn about it. If you like what I'm going to say, please like, comment below, and share yung video ko. And if you have certain topics in your mind na gusto nyo itanong how to do things and handle things, just let me know. PM or better yet, comment it below. So, yung topic natin today is about handling your team, or paano mo ba malalaman if nakakapag-build ka ng tama? Paano ba yung right way of building your organization? We all know that multi-level marketing is not just about sales, di ba? Oftentimes, pagka bago ang tao sa ganitong business, akala nila, ano lang yan, recruit. Alam naman natin, pag matagal na tayo sa ganitong industry, it's not about that, di ba? And ang reason talaga kung bakit tayo nandito is because of time and financial freedom, and we really want to grow our organization. And of course, bago ka makapag-grow ng organization mo, kailangan ikaw mismo nag-grow ka. Diba? So, ikaw mismo alam mo kung ano yung mga tamang gawin. Ikaw mismo alam mo kung ano yung tamang gawin, and ang pinaka-important dito pag nag-grow ka ng organization is kung ano yung ginagawa mo daily. Diba? Meron nagtanong sa akin, sabi niya, "Mens, tama ba yung ginagawa ko sa pag-build ng organization ko?" Ngayon, ganito siya. It's trial and error, pero hindi mo makikita yung result kung 1 month ka pa lang, 2 months ka pa lang, 3 months, 6 months, hindi mo pa makikita yung result niyan. Makikita mo yung result niyan kapag paulit-ulit, consistent mong ginagawa yung mga bagay-bagay. And most of the time, makikita mo kapag dumadami na yung katulad mo. Akala kasi natin, basta malaki ang cheque. Akala natin, basta merong pay-in. Akala natin, nag-grow yung organization natin. Well, in fact, minsan dyan tayo natatrap. Natatrap tayo, natutuwa tayo na malaki yung income natin or meron tayong pay-in. Pero without us knowing, wala tayong naduduplicate. In communication, yun yung right process para mag-grow yung organization mo dito. And paano ka maduduplicate? Yung karamihan ng tao, nasa ibang bansa ang mga team nila. So, number one, pagkaganyan, huwag kang magiging selfish. Ibig sabihin, pag kumilos ka, learn to think always about your team. Halimbawa, attend kang training. Hindi ibig sabihin na na-attend mo na yung training once, it's enough. Na-attend mo yung training twice, it's enough. Hindi siya ganun eh. Kasi ikaw, na-attendan mo. Question is, yung team mo, na-attendan ba yung training? Diba? And, pag umattend tayo ng training, nagbe-video ba tayo? Diba? It's very important na ma-share natin sa team natin yung mga trainings. Kasi, lalo na kung nasa malayo sila, yung culture, hindi nila mabilis na makukuha. Pero if we're able to send them videos, it would be easier for them. And then, isa pa sa makikita mo kung tama ba yung ginagawa mo o mali. Halimbawa, 6 months ka na dito sa ganitong negosyo. And yet, ang kasama mo pa rin lagi si mentor. May mali. Diba? O kaya naman, 6 months to 1 year ka na dito sa ganitong business. And yet, ang kasama mo lagi si Crossline. Nako, may mali. Diba? So, paano nga ba, mens, paano ba ako mag-build? Very simple. Do it daily. Ang kasama mo kailangan, aside from your mentor, of course, sa lahat ng mga mentors, yung nasa ilalim ng organization mo. Ano yung ginagawa nyo nung mga napapa-join mo? Paano mo sila na-help? Paano sila nag-grow? Do you attend trainings together? Do you eat out together? Do you bond? Let's say, watch movies? Or, di naman kasi lagi puro about talk eh. Minsan nga, pag puro talk lang, yun pa yung hindi makabuild ng organization eh. Kasi walang relationship. And the key factor in building your organization is really about relationship. Pag ang tao masaya sa presence mo or sa organization
reputation mo or sa company mo, hindi yan naalis. And pag hindi siya umaalis at paulit-ulit siya bumabalik, may sense of belonging na siya, dun siya nagsistart na matuto. And dun niya nasistart na ma-enjoy gawin yung business. And dun na unti-unti na hindi mo na kailangan sabihin, uy, attend ka training, uy, mag-invite ka, uy, you have to learn how to talk kasi sila mismo, since happy sila sa ginagawa nila and nakita nila sa'yo yung ginagawa mo, gagawin din nila. Diba? So, basic lang. Basic quick tips para sa mga leaders natin international. If you have your own downlines already, make sure na makakasama mo sila every day or schedule. Kung halimbawa sobrang busy sa work, thrice a week meetups para sa mentoring, bondings, schedules. Hindi okay na laging bonding, hindi rin okay na laging mentoring, hindi rin okay na laging talk. Kailangan yung tatlong yun sama-sama so you can create your own. So yun lang, this has been Precious Grace Capili.